as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Balikan natin itong tanong, nakakaya naman ito, ano? Yan. Maganda nga po kay Brother Rex Clams. Ayan. Taga saan po ba si Brother Clams? Ano? Sige po, ito tanong nila mga kasama. Magtatanong po ako mga bro. Sa panahon po ni Noe, ay siya po ang nakitang matuwid sa harapan ng Diyos. Pero bakit nangyayari pa sa kanya na nakainom po siya ng alak na nakalalasing at nalango po siya? Salamat po sa sagot. Eh sige po, hindi pa po sila sumasagot, pero salamat na rin po sa inyong magandang tanong. Ayan, mga kapatid, yes. Tinawag na matuwid, pero bakit pa ang nakalasing? Oo. Ayan. May binabanggit sa atin, doon sa 7:20 ng aklat ng Ecclesiastes ba yun? Sige po. Sipatin muna natin. Ano? Sige, para sigurado. Ano? Para sigurado. 7:20 ba? Oo. Ayan. Walang matuwid? Ayan, oo. Ayan. Sabi rito, narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na inaagapay ang isang bagay sa iba ay hindi siya... 20 ba? 20. 20. Ano binasa ko? 27. Hirap na nagawin mo lang sa lamin. Ano mayroon? Distancing eh. Ang layo ng 20 sa 27. 20. Sabi rito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayun. Si Noe, isa sa mga tinatawag na matuwid. Pero sabi nga ng kawikaan, kuminsan talaga, kuminsan talaga, nakakagawa pa rin ng pagkakamali. Katulad ng binabanggit sa atin, kahit na matuwid, nagkakasala pa rin. Ano? Kung ano man yung mga kahinaan nating nakikita sa mga karakter ng Biblia, huwag nating tutularan. Ayun. Kundi ang kukunin po natin, yung pupulutin natin, yung magandang aral na atin pong makukuha sa kanila. Ayun. Ano? Sapagkat sabi nga ng Biblia, walang matuwid na hindi nagkakasala. Ayun. Ang maganda lamang sa Biblia, kapatid na Lino, hindi plastic. Tama. Hindi itinala, yung puro lamang magaganda. Hindi mabuti lang. Puro mabuti lamang. Transparent. Yes. Ito yung kagandahan sa banal na kasulatan. Kaya may kahinaan din yung mga matutuwid, nagkakasala din sila, pero isa lamang ini-inject sa atin ng Biblia. Pulutin natin yung magagandang mga aral na nababanggit sa kanila. Siguro, nasa 15 talatang 4 yata yun, ng aklat ng anong gusto? Roma. Anong ganito sabi sa atin, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasusulat o nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan ang makagandahan sa banal na kasulatan, kapatid na Lino. Amen. Po, salamat, Brother Camacho. Yan, Brother Clams. Kayo, kapatid, mayroon ba kami dudugtong dito? Ayan. Sa tanong. Siguro, ano lang, dagdag lang ng konti. Sige po. Susug lang sa binanggit ni Brother Camacho. Tama po yung binabanggit sa Bible na bagamat si Noe ay matuwid, ay nakakagawa pa rin ng pagkakasala. Mm-hmm. Gusto ko namang idiin dito kasi baka naman ang i-attack ng mga Muslim. O tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga yung Bible, nagtuturo ng ganyan. Isipin mo, matuwid pagkatapos nagkakasala. Kasi pag tinuloy pa yung mga talata, makikita pa po dun yung mga sinisilip ng mga Muslim. Pero kagaya ng aming binanggit po, ay hindi po yung Bible nagtatago ng mga katotohanan. Yeah. Kaya sobrang layo niya kahit ipagkumpara siya sa Quran. Yung Quran, lahat ng propeta, hindi nagkasala, matindi. Walang, kahit si Muhammad daw, walang kasalanan. Grabe, kahit minor nga, inasawa eh. Paano nasabing walang kasalanan? Correct. Sa Bible po, kinikilalang matuwid ang isang tao. Pero hindi nangangahulugan na ang katumbas nun, hindi na nagkakasala. Kagaya po ni Apostol Pedro, nung siya po ay una, nung kasama niya ang Panginoong Jesucristo,
ay madalas siyang pinagsasabihan ng Panginoon. Kasi minsan sa lungat, yung sinasabi ni Apostol Pedro, ay may time pa nga na gustong pumatay ni Apostol Pedro kasama ang Panginoong Kristo upang ipagtanggol siya. Pero nung dakong huli, isa po si Apostol Pedro na naging makapangyarihang leader ng iglesia. Opo. Isa po si Apostol Pedro na ginamit ng ating Panginoon upang makatawag ng maraming mga lingkod ang ating Panginoon na maninindigan alang-alang sa pananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin, dumating din sa point na si Apostol Pedro ay naging matuwid din sa harapan ng Panginoon. Pero kahit ganun na yung kalagayan, may time pa nga na nagtalo sila ni Paul. Nagtalo Pablo. Po sila ni Apostol Pablo. Isipin mo yan, dalawang leader ng iglesia pero nagkaroon ng pagtatalo. Ganyan po kasi yung Bible. Hindi po siya plastic kung titingnan po natin. Kahit po yung kasalanan ng mga kinikilalang leader, kinikilalang pangunahing karakter sa Bible ay itinatala po ng Bible bilang patunay na ito po ay talaga kinasihan ng Espiritu Santo. Kung ano yung sinabi o yung kaganapan ay siyang itinatala ng Bible. Kaya po sa tanong ng ating kapatid, kahit po si Noe, hindi lang po si Noe, marami po kayong makikita niyan na karakter sa Bible. Even po yung mga nagpapakilalang mga tunay na iglesia, sinasabing sila daw ay binanal na, sila ay binago na. Makikita mo yung record, may mga kaso. May kaso ng rape, may kaso ng estapa, pero kiniklaim nila na sila yung tunay na pananampalataya. Kiniklaim nila na sila yung tunay na sugo. What more pa doon sa tunay talaga, yun sa authentic talaga na propeta at sugo ng Panginoon. Correct. Hindi po itinatago ng Bible ang mga katotohanan yan. Subalit, kagaya ng binanggit ni Brother Camacho, yung mga bagay na yan ay nangasulat upang matuto po tayo sa ating panahon. Magsilbing halimbawa upang malaman natin paano tatayo sa panig ng ating Panginoon Diyos. Kaya salamat ano. Kaya yan ang kagandahan na banggit si Ellen White. Ay talaga naman ibang-iba ito sa mga sugo. Kung yung buhay din lang naman ang pag-uusapan, ay may pagmamalaki natin ang buhay ni Ellen White. Apo. Kasi itong mga iba, nag-asawa na kung ano-ano, di ba? Ayan, tulad nung si Joseph Smith. Nutradamus, Felix Manalo, di ba? Kung buhay din lang naman, makikita natin, mas malinis ang buhay ni Ellen White. Amen. Ngayon, bilang karagdagan, dahil nabanggit ni Brother Camacho, Brother Ray, yung 15-4 ng Roma, talaga nga naman ang Biblia, kahit nga yung hindi maganda, yung maganda, talagang ang Diyos napakabait. Kaya masasabi natin, ang Diyos fair. Yeah. Ang Diyos ay patas. Kaya isa pang bagay na makikita natin na isinulat ni Apostol Pablo, sa unang Korinto, sa Kapitulo 10, ang talata nito ay 11 at talatang 12. Ganito ang binabanggit sa atin, Brother Adrian, ano? Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila at pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ito naman ang babala. Kaya nga, ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na, baka mabuwal. Ayan, baka ang inyong pakiramdam, kayo ay matuwid, kayo ay banal, kaysa kay Noe, kaysa kay Lot, aba, kay magunos dili. Mag-ingat kayo. Baka kayo rin ay mabuwal. Yan. Kaya, naisulat po yan. Naisulat para tayo ay bigang babala ng mga dinatnan ng panahon. Kaya sabi pa nga ron, kapatid na Lino, walang makakatayo sa atin na siya ay walang kasalanan. Oo, sabi nga po rito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, ang talatay 9. Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Wala po eh. Kaya nga sabi dun sa unang hari, Kapitulo 8, ang talatay 46, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Kaya kahit ganun pa man, sa katawang lupa ay talagang... Kaya nga, nagkasala, nagkamali, ano? Correct. Kaya nga, sabi nga ng kapatid na Pernan, huwag na natin tignan yon, ano? Kaya ngayon din, ang binabanggit ng 14-12 ng Apokalipsis, narito ang pagtsatsaga. Sino yung nagtsatsaga? Mga banal. Pag nagtsatsaga yung mga banal, ibig sabihin, hindi pa rin itong magkamali. Kasi nasa katawan lupa pa tayo, pagkatapos narito tayo sa sanlibutan. Kaya narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos.
Ayun ang kagandahan, mga kapatid. Ang kagandahan nito ay sa kabila ng tayo nagkakamali, sa kabila ng tayo nagkakasala, meron tayong dakilang saserdoteng namamagitan. Isang dakilang saserdoteng maawain, isang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad, Brother Adrian. Hindi ba? Tama. I was found as a beggar, as an orphan with no home.